setting life goals and priorities. At ayan, para hindi na ako uminit ang ulo ko at hindi na ako grumpy, meron na kayong in-invite ang aking co-host, monthly co-host, suking-suki na po natin, si Alex Ganzon. Hello sa'yo, Alex. Ayan. Hi, Vince. Hello. It's good to be back. Hindi halata na puyat ka. Can I just hindi say? Hindi ba? Kaya itinigod ko ang fresh mo, oh, nakakainis. Ano yan? Dry shampoo. Hindi yan fresh. Dry shampoo. Ayan. Anyway, so pag-usapan natin itong ano, no, life goals and priorities. Kasi, of course, we know that you are a communications coach. So, paano ba natin ito maiko-communicate? Kasi minsan, lalong-lalong sa mga OFWs, di ba? Sinasarili nila yung mga life goals nila at parang pasan nila yung daigdig na sila lang yung mag-carry out nung mga goals na yun. Diba? So, yes. Yun yung gusto ko na pag-usapan natin. Okay. Sige. Actually, itong setting life goals kasi Alex, ano, no, part ito nung ating steps in financial planning. Kayo ba ng, ano mo, ng husband mo ay meron kayong financial plan? Good question. Sinisimulan pa lang. Okay, guilty. Sabi ko nga sa'yo, in this episode, I will tell you also about yung vulnerabilities ko. No, I mean, kasi this is something that I also personally struggle with. Pero I agree, sobrang importante ng tema. So pag-usapan natin siya. Sige. So ito kasi ay ano, no? So yung steps in financial planning, so 5 steps 'yan. Yung setting life goals and priorities ay nandito siya sa second step. So the first step is to take a look at where you are financially. Parang tinitingnan mo muna, parang internalizing where you are. Tapos saan ka ba papunta? Yun na yung setting life goals and priorities. 'Yan. Okay. Pero sa ikaw ba? Of course, kayong mag-asawa, meron kayong napag-uusapan ano ba yung inyong ano, no, goal ninyong dalawa. Kasi meron kayong anak, di ba? Yes, oo. The importante yan, especially, well, sa lahat naman ng families, no, may anak man o wala. Kasi, like you said, lalo na sa mga OFWs na kaibigan natin, no, for those of you who are following us, importante kasi malaking aspect ng buhay yung finances natin and yung mga major decisions natin are heavily based on yung kung ano yung na-envision natin for our goals, for our financial goals, yung buying habits natin, di ba? Napakalaking ano rin yan, factor sa relationships. So importante na alam natin ano ba yung saan ba natin gusto pumunta or ano ba yung priorities nung bawat isa sa atin and ano yung priorities natin bilang pamilya. Correct. At saka kapag kaya actually nilagay ko na life goal ang tawag kasi kapag naggumagawa ng financial planning, parang ginagawang financial goal, so parang magiging finance all about pera lang siya every time. Yes. Life goal dapat siya. At yung pag tumitingin tayo ng life goals natin, ito yung mga personal dreams and aspirations. It could be small or big. It could be short term or long term. At actually will dictate, gaya nga ng sabi mo, di ba? How you will save, invest, or spend, di ba? And that's why I also use the term life goal dahil nga hindi lang naman pera talaga yung ginugol natin eh. Pag nagplano tayo, we also, ang laki ng time element dyan. And time is a very huge resource. Yes. Yung energy din, katulad ko ngayon, di ba? Medyo lumulow energy. Low energy. Parang pinipili mo talaga kung saan mo ilalagay yung oras mo, di ba? Yes. Kaya nga, maraming salamat. Ikaw talaga, naglalaan ka ng oras para dito every month. At maski yung mga nanonood sa atin, it's actually a privilege na yung oras nila ay ini-spend nila sa atin. Ano? So, yung life goal, dapat hindi lang talaga yan sa pera tinitingnan. Ayan. So, kayo ba, yun. Anong name nga ni hubby? Giacomo. Sorry. Giacomo. Parang macho-macho naman ni Giacomo.
Okay, si Giacomo. Si Giacomo ay Italian, ha? Nako, yung yes, yung yes. Okay. So si Giacomo at saka ikaw, reminisce lang tayo. When magkakilala pa lang kayo ganyan, ano yung mga binubuo niyong dreams together? Well, actually, since nung pumunta naman ako dito sa Italy, wala pa akong specific plans. Parang ako, I was open to the possibility of staying or going back to the Philippines. So yung talagang when we talk about ano ba yung first plans or first goals namin, was paano kami magsisimula ng buhay na magkasama? Kasi that was the first big goal, di ba? Mainly because yun nga, it meant na ako, lilipat ako dito and all the other consequences na kasama nun. Yes. O tsaka titignan mo, parang hindi lang yun pera eh, di ba? May malaki yung decision nun ng energy na, oh, I want to spend my life with you. Oh! Oh, no. I mean, that's a lot more. Like you said, it's not purely financial. Kasi, syempre, iisipin ko, teka lang, yung all the years na ininvest ko or what I have there, you know, not just family, friends, network. Alam mo yon, yung parang iisipin mo, okay, paano ako gagalaw if I make that choice? Ano yung effect nun dun sa past years ko? Kasi like you said, you know, time nga is our most important resource. So hindi pa pwedeng cancel out yon. Right. Oo. Ayun, tapos bumuo ako ng framework on how to make your financial plan. Ano ba yung mga uunahin natin? Kasi, okay. Ano yung gagawin natin financially? So meron akong tinatawag na pera progress mastery. Okay. I'd like to hear your thoughts on this one. Yes. So yung pera progress mastery natin, it actually starts with self-mastery muna, no? Ito yung pagkilala at pagtanggap mo sa sarili mo. Kasi kahit gaano kalakas ang pagpasok ng pera sa iyo, no? At pero kailangan mong i-prove yung sarili mo sa maraming tao, sa ibang tao pa. Wala ka pang self-mastery, mapapagastos ka pa rin yan, di ba? If you're comfortable with your own skin, you really don't have to prove yourself, then makakatakot ka. So parang ganun siya. And then, yung second niya is situation mastery. Gaano ka kahanda sa emergencies o mga di inaasahang bagay? So, yes. Kapag may mastery ka na sa self, tapos pupunta ka na sa situation. And then, third level pa lang yung pera mastery, which is yung pagkakaroon ng iba't ibang income sources. So, ang sinasabi ko dito, kailangan talaga i-master mo muna yung sarili mo, tapos yung nasa paligid mo, how you react to things. And para mas ready ka, kapag pumasok na yung pera, you know how to manage it. Yes. No, I like that framework, Vince. And totoo ka, the first step, I think, in anything is really self-mastery. Kasi kung hindi natin, kung hindi tayo kumbinsido sa sarili natin, you know, yung sense of self-worth, like you said, regardless of magkano man yung pera na hawak mo, wala, ano yan, parang yung financial goals mo or life goals mo will end up being compromised. Kasi may mga tao na ganyan, di ba? Unfortunately, nakikita rin natin yan sa maraming OFWs. Yung parang they use money as a way of validating yung self-image nila. Yun yung nakakasira ng financial slash life goals, di ba? Yung bang parang tipong kailangan kong patunayan na hindi na kami nahihirap. Therefore, kung bibilhin ay mga designer bags. Or, ito meron akong personal experience ko nito sa akin. Yun, parang umuwi siya ng nag-business class siya. At inutang pa niya yun. Tapos sabi ko, so sinong nakakita sa'yo na nag-business class? Nag-selfie siya or baka nag-live siya bago nawala ng signal.
nga, parang yun eh, kailangan talaga self-mastery and ano, no? Yes. Situation mastery. Tapos marami din kasing lumalapit sa akin, parang minsan natatawa nga ako, parang, uy, ano, saan ba magandang mag-invest? Parang, okay. Sabi ko, okay, kailangan, pag ang first step kasi para sa akin, alam muna natin kung saan mo gagamitin yung pera para alam ko yes. kung ano yung i-advise. In the same manner, kasi nasa fashion ka, di ba, tatanungin, mm-hmm. Ano ba magandang isuot? Siyempre, tatanungin mo muna, saan ko pupunta? Di ba? Di ba? Baka sa kailan siya pupunta, eh magbigay ka ng bikini. Edi, wrong, di ba? So, misalign ka agad, okay. So, ganun yung sinasabi ko pag i-invest. So, kailangan, alam muna natin kung saan natin gagamitin yung pera. At kapag, ano na yan eh, at kapag tinanong ko na, actually, magpupunta yan sa life goal. And believe it or not, maraming mga tao ang hindi nila alam kung ano yung priority life goal nila. At kapag tinatanong mo na sila, oo nga, no? Hindi ko pa yan pag-isipan masyado. Parang ganyan. So, at saka parang ang dami-dami kong, mo kasing iniisip masyado tapos gusto mong sabay-sabay. Diba? Oo. So, yun. So, yung itong ano, next na ituturo ko ay kung paano mag-clarify ng life goals natin. Okay? So, okay. As the communications coach, we would like your your expert opinion on this one. So, unang-una kong pinapagawa is ilista yung kanilang mga problema at saka yung kanilang mga kinakatakutan, no? And pag ilista natin yan, usually nakalagay siya on the negative side. Yes, okay? That's true. Tapos after that ay isusulat natin ng positive equivalent yung kanilang problema and fears, no? So to give an example, ito, no? Ito. So ano yung life challenge or fear in life, so isusulat mo yun. So dapat nakalagay siya na negative, no? So parang yes. ano siya, problem statement siya. So kunwari, natatakot na mawalan o maubusan ng pera ngayon at sa pagtanda, di ba? So very clear na kinakatakutan niya. So, ang next na gagawin niya is gagawin niya 'yon na positive statement. So, magkaroon ng maraming pera ngayon at sa pagtanda. Usually inaano ko lang eh, baliktarin mo lang 'yan yes, para siya maging positive at maging obvious. So, pero pag titignan mo na, okay. So, ang gusto mo pala na life goal ay comfortable retirement. Yes. Diba? So, yes. Yung ano, yun yung process na ginagawa. Is this something you think na workable? Absolutely, Vince. Actually, ang tawag natin dyan, approach goals and versus avoidance goals. Diba yung sinasabi mo na negative statement, yung ayaw kong magka, yung ganun, yung expression ng fears, yun yung tinatawag natin na avoidance goals. And okay. Normally, pero mas madali nga for brainstorming yung tanong, ano yung mga problema mo, ano yung mga kinakatakutan mo. And then usually, yun yung tendency isusulat natin in that sense. Ayoko magkautang, ayoko na may magkasakit sa pamilya or magkaroon ng ganyang emergency. Pero totoo, yung sunod na step doon is to flip it para maging approach goals. Meaning, ano yung positive na gagawin mo para positive ang outcome. So that's actually a very powerful strategy kasi once you see it on paper na parang ito yung kailangan kong gawin, ito yung gusto kong gawin. Actually even that, yung sa English, you know, I have to, I must, or sa Tagalogin natin, kailangan kong, ang bigat kasi nun minsan, yung iisipin mo palaging puno ng responsibility, kailangan mong gawin to. Sabihin natin, gusto ko magka-bahay by this time or gusto ko nang mag-retire comfortably by this time. So, you know, nag-iiba kagad siya. Yes, oo. So, ang at pag ginagawa ko nga ito, pag ng trainings, ang lagi kong sinasabi ay, pag binasa mo na yung positive statement at in-imagine mo siya, pag pinikit mo yung mata mo, napapangiti ka ba?
Kasi kung hindi, parang hindi inspiring yung life goal ko. Totoo yan. Alam mo kasi Vince, meron tayong ano eh, may tendency tayo na medyo takot tayong mangarap. Yung ayaw natin mag-declare ng big dreams and big goals kasi iniisip natin, ay shucks, unrealistic. Ayoko namang i-share kasi baka sabihin ng mga tao, ang tindi mo namang mangarap. Pero dapat ganun, di ba, pag goals. Kasi if it doesn't inspire you, it means at a certain point, pagpagod ka na, titigil ka. So tama yung approach mo. Kailangan napapangiti ka pag visualize mo yung goal na yun. Actually, ang lagi kong sinasabi, even in savings, ano, kasi parang maraming nahihirapan mag-save. Ang sabi ko, kasi siguro, yung iniisip mo na pinagpag-iipunan mo is something that doesn't excite you. Diba? Yes. Pero kung yung pinag-iisipan mo ay something that excites you, nako, hindi ka lang magsisave eh. Hahanap ka pa ng paraan para magkaroon ka ng additional income para mapabilis na mangyari. I'll tell you a quick story ha. Meron akong friend na I belong to the LGBTQIA+. Huh? Bakla ka pala, Sir Vince? Alam naman lang marami yun. Hindi. So, sa LGBT na community, yung mga may isa kaming kaibigan na sabi niya, uy Vince, tulungan mo naman ako kasi meron talaga akong gustong pangarap. Ano ba yung pangarap niya? Gusto niyang magkabulos. Ayan. Okay. Tapos sabi ko, hoy, okay yan. Kasi sabi niya, talagang matagal ko ng pangarap. Okay? So, okay. Magkano? So, sabi niya, kapag class B dito sa Pilipinas, 150,000. Pero pag class A daw sa Thailand, 300,000 pesos daw. Ganyan. Sabi ko, na-curious nga ako. Sabi ko, ano nang kaibahan ng class A? Oo nga. Ano, yeah, actually, yun din yung tatanong ko eh. At sabi niya, yung class A ay yung class B daw, kapag pinindot mo, hindi agad bumabalik. Oh my God! Okay. Class A daw, pag pinindot mo, babalik agad. Parang gano'n. Okay. So, yun. Kasi sabi ko, okay, so kung yan yun, i-breakdown natin siya, ganyan. So kung yan yung life goal mo. Tapos, isa-save natin yan and then ilalagay natin sa ganitong investment para secure and secure. Actually, sa MP2 namin nilagay. Okay. Eh. So, nilagay namin dun sa MP2 tapos siya ngayon ay after, parang sabi niya, dati kapag pumapasok ako sa office, naku, galit na galit. Ayaw kong pumapasok sa office dahil nga kaaway niya daw yung mga katrabaho niya. Pero ngayon na ginawa namin ng plano at yun yung goal ay magkaroon na siya ng ano no ng breasts. Sabi, kahit na pinapagalitan pa ako ng team leader ko, okay lang kasi alam ko the goal pa rin siya. Oo, okay. So parang ganado na daw siya na ano kasi alam niyang may pupuntahan. So ganun dapat. Exactly. Oo. Tsaka yun nga, actually, on taking from that example, Vince, yung ganun na, it has to be, the more specific we are, di ba? Minsan sasabihin mo, gusto ko makapag-retire, yun, ganyan, comfortable. Pero push yourself further. Ano ba yung itsura ng comfortable retirement sa'yo? Or pag sinabi mong gusto kong magpatayo ng bahay, ano itsura ng bahay na yun? Alam mo yun, visualize mo kasi the more you see it, mas nararamdaman mo and feelings really move us into action. So, kagaya nga nung kaibigan mo, to that extent na kahit pinapagalitan siya, parang hindi na tumatalag. Kasi ang lakas-lakas mong motivation niya to pursue that goal. At saka, alam mo nung sinabi mo yan, naalala ko yan eh, na ang nagsabi niyan sa atin ay si Juan Canapi, words become worlds. That's his, yes. No? Yes. Yung mga parang nagpo-prophesize ka for yourself. Yes. Exactly. Kasi kung situation self-mastery yan, kapag hindi mo pinapaniwalaan yung sarili mo, aba, sino pa yung maniniwala sa'yo? Oo, exactly. Ayan. Anyway, so nung tinignan natin ano ba yung mga common na life goals ng mga Pilipino. At ito yun, no? So what makes you happy? So yun yung tinatanong natin usually. So comfortable retirement, owning a house, education of children, capital for business, and paying consumer debt.
Ayan. Yes. So, sa mga ano ba? Sa mga OFWs ba? Similar din ba yung kanilang... Absolutely. Life? Actually, yan yung top five talaga na pinaka naririnig natin among our OFW friends, no? Pero yun nga, to me, parang... Pag, okay, now alam mo na kung ano yung goals, pero yung next step is be more specific and then i-breakdown mo, di ba? Kasi pag minsan iisipin mo, shocks, okay, yung bahay, tas yung education ng mga anak mo, tapos, syempre, emergency funds, kasi pag may nagkasakit dyan sa Pilipinas, palaging yun yung nakakasira ng ano, savings. Pag iniisip mo siyang lahat, parang na-overwhelm ka, di ba? So parang iniisip mo, shocks. Kaya sila, minsan pagtatanungin mo dito, gaano katagal ka pa dito? Or kung may bala ka na ba? Umuwi, matagal pa. Kasi sa totoo lang, hindi nila ever na-quantify ano ba yon. Parang alam nila, kailangan ko mag-save, pero hindi ko alam actually kung magkano. So, pag ganun, nakaka-paralyze siya. Kasi parang hindi mo nararamdaman kung lumalapit ka ba dun sa goal mo or hindi. Oo. So, yun ano, ang kailangan din talaga ay lalagyan mo, gaya ng sabi mo, no, lalagyan mo ng presyo yung mga life goal mo para hindi ka forever doon, no? Exactly. At pag nilagyan mo kasi ng budget yan, alam mo na kung hanggang saan yung katapusan. Eh, kung ang katapusan ay walang hanggan, naku, hindi ka na uuwi ng Pilipinas, di ba? Exactly. Ito ay value. Ayan. Anyway, so sa pagpa-prioritize ng life goals, ano, ito lang yung gusto kong sabihin. So si Warren Buffett kasi meron siyang not to do list, no, strategy. So ito, pinapalista niya lahat yung inyong mga life goals. Tapos ang sasabihin niya sa'yo ay, okay, yung una, i-prioritize mo, pumili ka ng pinaka-importante dyan. At sasabihin niya sa'yo na yan yung iyong life goal for now. All the others na isinulat mo are distractions. Yan yung chika ni Warren Buffett. So, focus daw talaga ang kailangan. Kaya ako ang ginano ko nga is to focus on one main goal per year and a maximum of 3 goals per 5 years. No? Yes. Para magawa mo siya. No? Tapos, kasi kapag pinagsasabay-sabay natin yung ating mga, ano, yung ating mga life goals, walang sense of accomplishment kasi hindi siya natatapos. And I think yan ay very ano no, very common lalong-lalo na sa mga overseas Filipino workers natin dahil nga nagpapadala sila ng pagpapagawa ng bahay, nagpapaaral sila, naghuhulog sila ng bahay, naghuhulog silang sasakyan. Lahat pinagsasabay-sabay, wala. Hindi wala. Natatapos. Exactly, hindi natatapos. And yun nga, at the end, parang nagkasakit ka na dahil ang dami-dami mong lahat na ng possible na trabaho pinasok mo para hoping na mas mabilis mo ma-reach yung multiple goals mo. Pero in the end, wala rin. Ganun nga. So tama yung sinabi mo, Vince. Focus is really, really important. Marami kasi sa atin parang yung feeling natin, ako rin, guilty rin ako dito. I used to think multitasking was my superpower. Hindi pala. Kasi pag nag-multitask tayo, yun nga, ibig sabihin, ang dami-dami nating distractions. And chances are, kasi limited lang yung energy natin, lahat nung, kumbaga, ang dami nating sinimulang tasks, pero wala tayong natatapos na tipong we're not able to conclude anything na super parang wow yung result. Puro ano lang, okay lang. Kasi nga, syempre, pagod na tayo. Yes. At actually, ang isa namang way to address this is kung marami ka talagang gustong gawin, then you have to delegate that. Yes. No? So kunwari, ako, paghatian yung mag-asawa, for example, o ako ha, ako ang nakatoka dito sa bahay, pang ano ako, pang patayo ng bahay. O ikaw, pagpapaaral sa mga anak. So, dalawa sabay, pero focused pa rin kayong dalawa, no? May kasi I think ito naman ay sa being in the management background ko naman. Yun yung pwede mong gawin. You can multitask, but you do that by delegating. Hindi ikaw yung gagawa ng lahat. Exactly. Oo. Tapos ito lang ha, yung mga OFWs din. If you intend to help,
include this in your financial goals. Diba? Yes. Usually, yung mga tulong-tulong na yan, hindi nyo na ibabudget eh. Kaya, uh-oh, exactly. Kaya, fit din siya. Diba? Oo. Totoo. And yung masakala pa dun, Vince, yun, hindi na nga siya nakabudget. Siya pa yung nakasira dun sa financial goals, di ba? Kasi nga, hindi nasiset from the beginning na ito yung priorities ko. So tuloy pag may nangailangan. And again, I don't have anything against people helping other people, lalo kamag-anak. At minsan lang, unfortunately, sabihin na natin yung totoo, meron talaga mga nang-abuso. Pero yun nga, it has to be budgeted. And hindi pa pwedeng, sige, ngayon, kaya ko pa naman, tapos bahala na, babawi na lang ako next time. Hindi pwedeng ganun eh. Kasi yun nga, in the end, yung sarili mong life goal ang nasasakripisyo. Yes. So, ang ano dyan, no? Ang isang tip ko na gagawin ay para maiwasan natin. So, una, maglagay na tayo ng limit ng budget kung talaga tayo ay merong gusto nating tumulong. At yun nga, hindi naman masama yun. Tapos pangalawa, ihanda na natin yung sarili natin kung papaano sasalagin yung mga paparating ano, na mga temptation o mga requests sa atin. And that is through explaining your life goals. So, for example, sabi mo na matiwasay na retirement, i-explain mo yan sa sarili mo ngayon pa lang at i-convince mo na. So, kasi gusto mo ng magandang pamumuhay, na hindi mo na inaalala yung pang-araw-araw, ganyan. So, kapag may nangutang sa'yo at may nagtanong sa'yo ng kailangan mangungutang at magpapaaral daw sa anak at sila daw ay naman, no? Nasasabihin mo na, kasi iipunan ko ang aking retirement dahil ayokong mag-alala in the future. Yes. At kaya mo bang karguhin yung retirement ko kung sakali? Di ba? sasabihin. Tapos, kapag naka-ano yan, kapag nakapila yan, no? For example, ito, ang isang explanation ay mapagtapos ko yung mga, goal mo mapagtapos yung mga anak, no? At ang explanation niyan ay magampanan yung responsibilidad bilang magulang at source din ng pride. So ang sasabihin mo yun, kung sa nangungutang sa'yo ay kasi hindi pa ako nakakapag-ipon para sa pag-aaral ng anak ko. Responsibilidad ko yun. Uutang pa yun sa'yo, di ba? Totoo yan. Totoo yan, Vince. Kasi again, and I speak for yung mga kaibigan nating OFWs, no, minsan feeling nila wala silang choice. Pag may umutang, pag may nangailangan, feeling nila kailangan nilang magbigay. And yun nga, kasi hindi rin siguro clear sa kanila yung financial goal nila, or kung klaro man, hindi nila masabi. And may problema doon, kasi kung hindi mo siya kaya sabihin, ibig sabihin hindi mo kayang i-defend yung sariling goals mo or ng pamilya mo. Kasi totoo, wala for sure at a certain point may mga nasasama talaga yung loob kasi may mga ganung tao. Pero kung hindi mo mapatapos yung pag-aaral ng anak mo, hindi naman nila sasaluhin yun, 'di ba? So Exactly. At saka kung gamitin mo yung technique nila sa'yo, kasi gini-guilt trip ka nila, pinapakonsent ka nila, mandahan mo rin. I-guilt trip ka rin sila. Diba? Anticipate mo na yung response mo. So, kasi usually naman, alam natin nga kung paano sila, diba, yung attack, yun nga, exactly. Palagi namang guilt trip yung yung dating. So exactly, kung klaro sa iyo hindi, ito yung pinag-iipunan ko. So, you know, at least sabihin mo 'yon, and 'yon, gamitin mo nga rin yung the same tactic to tell them hindi talaga pwede. Ayun. Tapos ang ginagawa ko rin ay meron ng life goal. Tapos para lang ma-summarize siya, ang usual na ginagawa ko ay nagpapa-craft ako ng mission statement. So, okay. Bibigyan ko lang sila ng example. So ako, ang example, ang aking mission statement ay ito: to be happy and to be an instrument of happiness. Di ba? Wow! Maging masaya at maging instrumento ng kasiya. Ayan, di ba? Nice, very nice. Okay.
Oh, so, importante yun, of course. Yung mission, kasi dyan manggagaling lahat, di ba? Parang, ano ba yung personal mission mo? Ano ba yung, bakit ka ba nandito sa mundo? Ano ba yung mahalaga para sa'yo, di ba? And true. Ano yung legacy na gusto mong iwan? So, I think that pag na-answer mo yung question na yan, everything else will follow. So, kung hindi malinaw yung personal mission mo, medyo dun ka muna, yun muna yung pagnilayan mo. Ayan. So, actually kami po ni Alex ay mga volunteer faculty member sa Ateneo OF Life program, ano? At mayroon po ngayon ongoing na Ateneo OF Life program na registration sa Hong Kong. So, ito po ay yan, ang haba. Overseas Filipinos Leadership, Innovation, Financial Literacy and Social Entrepreneurship, no? At ang goal nito ay empower yung Filipino migrants and their families in leadership, financial literacy and social entrepreneurship and innovation. Ilang batch na ba tayo? Hindi ko na rin matandaan eh. 123, oh, di ba? Oh, fresh. Galing ako dun sa General Assembly sa Rome. So, ayan. Kasi sa iba't ibang bansa po yan. At ito ay sinimulan sa Rome noong 2008, if I'm not mistaken. I think so, oo. 2008. Okay? So, ang isang goal din dito is to prepare overseas Filipinos for their return and reintegration back to their families and loved ones. And yes. Yun, almost 4,500 graduates na from 26 countries and 7 cities in the Philippines. So, yan. So, kung gusto nyo pong umattend, ang program natin since 2012 yan sa Hong Kong, 2 Sundays per month from April to September. Nako, usually ay pinapapunta ako dyan eh kasi gusto nila akong pumunta dyan sa Hong Kong. So, ang registration to reserve your slot is 200 Hong Kong dollars and ang buong course fee po ay 1,000 Hong Kong dollars, payable yan in 3 months. Oh, di ba? May gifts pa sila. At registration ay sa March 3, 2024, 9 a.m. to 1 p.m. sa Pier 10 Central Ferry Station sa Hong Kong. Ayan. Meron bang sa Europe? Siyempre, ako we're still, we're talking about it. Kasi ang daming requests, Vince. Nakakatuwa nga eh. Kasi, alam mo yun, pag kumakalat yung news na ito yung ginagawa natin, natutuwa yung mga tao, the reception is always very positive. So, may ibang cities, may ibang countries na nagre-request din. Ngayon, since yun nga, kailangan pag-usapan para ma-organize ng ayos kasi syempre iba-iba tayong time zone. So, medyo tricky siya. True. Napupuyat ako niyan kasi usually, hapon nag-uumpisa. Umaga sa inyo, hapon na dito. So, yes. Minsan meron session ng alauna ng madaling araw. Pero okay lang naman. Happy-happy pa rin. Yes. Ayan. Alex, ayan. So, Alex, how will they get in touch with you kung gusto nilang magpa-coach in terms of communications. Yes. So ayan, nandito na pala there. You can reach out to me in any of these channels po. So LinkedIn, Facebook dito, you can send me a message sa IG and I'm also on YouTube. So ayan po. Ayan. Okay. So thank you, Alex. And we will see you again next month.